Magandang araw mga kaibigan. Nandito ulit tayo ngayon sa kwentong buhay pag-ibig ni Marla. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan pinutin ang subscribe, like at bell icon para lagi kang updated sa mga bawat uploads ko. Ang nakaraan. Tuluyan nang pinakilala ni Marla si Kurt sa kanyang mga anak. Laking tuwa naman ni Kurt nang gawin iyon ng babae sa kanya. Kumuha si Kurt ng bahay na lingid sa kaalaman ni Marla ay para sa ibang babae. Ngunit, bigla na lamang umiwas si Kurt na makitang magkayakap sila ni Dian na akala niya ay sila na ang magkasintahan at si Dian na ang nagmamay-ari ng puso ni Marla. Narito ang ikawalong kabanata. Nagkapag-desisyon na ako, Kurt. Hindi na kita matatanggap ulit. Sobrang sakit na nang binigay mo sa akin. Hindi ko nakakayanin pa. Kung pati ang mga anak ko. The children and I are going back to the States the soonest possible time. I don't think I can still trust you after everything you've done. Walang emosyong pahayag ni Marla. Magpapaliwanag ako. I don't need your explanation. Hindi ako katulad ng mga bata na madaling maniwala sa mga kasinungalingan mo. Oo, aaminin ko. May pitak ka pa rin sa puso ko. Pero mas nangingibabaw ang pag-aalinlangan ko sa hangarin mo. Hindi siya nakatingin sa mga mata nito habang sinasabi iyon. Takot siya na baka kapag ginawa niya yon ay bumigay siya. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo makinig, kung bakit kailangan mo sikilin ang damdamin mo, tatanggapin ko ang desisyon mo. Gaya ng ipinangako ko. Kung yon ang makapagpaligaya sa'yo, kahit ikamatay ko, ibibigay ko sa'yo. Expect to receive the annulment papers tomorrow morning. Goodbye, Marla. Pagkasabi nun, laglag ang mga balikat na tumalikod ito. Malungkot na sinundan niya ito ng tingin. Sa paraan kasi ng pagkakasabi nito ng salitang goodbye, tila yun na ang huling pagkikita nila. Masamang masama ang loob ni Kurt, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Wala nang pag-asa pang magkabalikan sila ni Marla. Inuldukan na nito ang lahat sa kanila. Sa bagay, kasalanan niya ang lahat. Masyado siyang napagbulag sa selos. Nagpadala siya sa maling akala. Kung hindi pa siya pinuntahan ni Dian ay hindi pa niya maliliwanagan. Foolishness and insecurity were two deadly combinations that ended his dream of happiness. His family had just turned their back on him. Now, he had no one. Pare, what happened? Nakita niya si Dian. Malungkot na napailing siya. She didn't want to listen to my reason. She already shut me out, pare. Sagot niya sa tinig na puno ng lungkot. Sa bagay, kasalanan ko rin naman yun. Ako ang unang lumayo. Ako ang bigla na lang nawala. I left them hanging. I'll talk to her. Surely, she would listen to me. Hindi na pare. She made her decision at tatanggapin ko ano man iyon. I promise her I'm going to respect her decision and I intend to fulfill that promise. Kung yun lang ang bagay na magagawa ko para maipakita sa kanya ang totoo, ang damdamin ko, gagawin ko. Damdaming wika niya. Just take care of my family for me, pare. I love them so much. Bilin niya rito. I will. Hindi mapigilan ni Marla ang pag-iyak. Bakit masakit pa rin? At bakit
Mas masakit ngayon kaysa noong una. Marla! Tawag yun mula sa labas ng pinto. Sinong it was Andrea? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang kausapin ang kahit sino. Hindi niya gustong makita nito ang sakit na nararamdaman niya. Marla, alam kong gising ka pa. Open the door. Let's talk, please. Pinunasan muna niya ang kanyang mga luha bago niya tinungo ang pinto upang pabuksan ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa dating pwesto. Tumabi ito sa kanya. Are you okay? Tumango lamang siya. You don't look okay to me. Nakita mo na ba ang itsura mo sa salamin? My God, Marla! Why are you doing this to yourself? To Kurt and to your kids? I... You still love Kurt. It was more of a statement than a question. Hindi na niya nagawa pang magkaila, tumango siya. Kung ganun, bakit mo siya niyang umalis? Dahil natatakot ako at nagdududa ako sa intensyon niya. Hindi ko alam kung tapat siya o nagkukunwari lang. Natatakot ako at baka pati ang mga anak ko ay madamay. Sa ginawa mo, ikaw na rin ang nanakit hindi lamang sa sarili mo, kundi pati sa mga anak mo. Learn to trust him again, Marl. Magtiwala ka sa pag-ibig niya. Pag-ibig? I don't even know if I should believe he ever loved me. Bakit bigla na lang siyang nawala kung mahal niya ako? Hindi man lang niya ipinaalam sa akin, sa amin ng mga anak niya, kung bakit bigla na lang siyang hindi nagpakita sa amin. Himutok niya. You should have listened to his explanation. Masyado ka kasi nagpadala sa emosyon mo. Ako pa ngayon may kasalanan. Hindi sa ganun, pero... Enough, Andy. Pagod na ako. All I want to do is to finish everything and leave. Medyo napataas ang boses na nasabi niya. Hindi na nga kumibo ito. Minga siya ng malalim. I'm sorry, Andy. Hindi ko sinasadyang pataasan ka ng boses. Iwan mo muna ako, please. Gusto kong mapag-isa. Hindi kita maintindihan. Aalis ka na naman. Hindi mo man lang ba pipiliting buuin ang pamilya mo? My decision is final. Babalik na kami ng mga anak ko sa Amerika sa lalong madaling panahon. Diyan ka magaling. Sa pagtakas sa problema. Here, take this. Baka makatulong yan para mabago ang desisyon mo. Isang VHS tape ang inabot nito sa kanya. That was taken 3 years ago. I had that recorded for you. Yan ang nagpabago sa isip ko tungkol kay Kurt. Maybe that would do the same with you. Kung alam ko lang na hindi pa pala sapat ang mga pinakita niya sa'yo para mabago ang isip mo, sana ay noon ko pa yan ibinigay sa'yo. Curious si Marla kung ano ang laman ng VHS. Kaya sinalang niya iyon sa VHS player. Private Conversation ang titulo ng video. As far as she could remember, ang documentary talk show na yon ay nag-picture ng mga taong nagtatagumpay sa iba't ibang larangan. The show usually talk about the story behind the downfall and success of their featured interviewee and aim to probe into their lives. Sa paraang iyon ay makakapulot ng aral ang mga manunood. Nagulat siya na makita niyang si Kurt ang ini-interview. Lumukso ang kanyang puso nang masilayan niya ang mukha nito. Napakagwapo nito sa telebisyon. Although she knew he had always been a well-known figure in the business and even in social world, she couldn't believe he agreed to guest in a show which was also known for its host
who usually asks not so subtle person questions. Alam niya kung gaano pinapahalaga nito ang pribadong buhay. The host started his interview. The questions regarding his pursuit of success were also asked. She thought Kurt answered the questions intelligently. Nakuha pa nitong magbigay ng mga pilyong sagot na nagpatawa sa audience. Then, something caught her eye. He was wearing a ring, their wedding ring. Many are wondering about her real status. Marami nagsasabing single ka. You were even tagged as the most sought-after bachelor in town. But then, you're wearing a ring that looks like a wedding ring. I believe that ring has never come off your finger. We always see you wearing it. Bumiti ito. Yes, this is a wedding ring. I'm married. You've disappointed many ladies tonight, Kurt. Biro nito ng host. But how come we haven't heard about the marriage? Muling tanong ng host. It was a very quiet marriage. Only our families attended the wedding. A judge officiated it. Oh, come on, lucky woman. Would you mind if we asked her name? Her name is Marine Lara Andrande. Napamulat siya. Hindi siya makapaniwalang sasabihin iyon ni Kurt o National TV. Ibig sabihin ba nun ay mahal talaga siya nito? Again, lucky woman. Wika ng host. Anyway, if you have a chance to undo a certain part of your past, what will it be? I will undo the time I let my hunger and thirst for revenge overcome my love for my wife. Lumuluha na siya. Tunay ngang minahal at patuloy na minamahal siya ni Kurt. I'm sorry, but if she were here in front of you, what would you like to tell her? Muli ay tanong ng host. The camera focused on Kurt's sad face. Honey, I'm sorry. Napakiksing pangungusap niyon, ngunit binura. Yun ang lahat ng sakit na dulot ng kahapon. Pinatay niya ang tape kapag Juan ay nagmamadaling ng tungo siya sa kanyang silid at nagbihis. Kahit hating gabi na, aalis pa rin siya. Pupuntahan niya si Kurt. Hindi na niya mahihintay pa ang bukas para makipag-ayos dito. Paglabas niya ng pinto ay nakita niya si Andrea na akmang kakatok ng pinto dahil nakaangat sa ere ang kamay nito. Naalarma siya na makita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Andy, bakit? Si Kurt. The moment she heard his name, dumoble ang kabang nararamdaman niya. What about him? He had an accident. He's in a critical condition. God, wala na bang katapusan ang paghihirap niya? Ngayong napatunayan na niya na mahal nga siya ni Kurt, bakit kailangan maaksidente na naman ito? Dahil marahil sa shock at hindi matanggap na sakit na nadarama. Hanggang sa unti-unti nang lamunin ng dilim ang kanyang paligid. Si Andrea ang unang nakita ni Marla nang balikan siya ng malay tao. Andy, nasaan si Kurt? Kailangan ko siya makita. Nasa ICU pa siya, kaya magpahinga ka na muna. Kasalanan ko ang nangyari, Andy. Sinaktan ko siya, kaya please lang, dalhin mo ako sa kanya. Kailangan ko siya makausap. Sige, dadaling ito sa kanya, pero tatagan mo ang loob mo, okay? Payuhan mo siyang lumaban. Tumango siya. Awang-awa si Marla kay Kurt, maraming tubong nakakabit sa katawan nito. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, ay malaking pinsala ang dulot ng aksidente sa katawan nito. His head suffered contusions, the steering wheel almost crushed his chest, and he had a fractured leg and arm.
The doctor also said he could live if he wanted to, but it seems that the mind was no longer willing to. Kurt needed to fight for his life, and she would make him do so. Lumapit siya sa kamang kinahihigaan nito. Tumulo ang kanyang mga luha. Kurt, honey, I'm sorry. I never wanted you to live. I don't want you to die. Hindi ko kaya. Nanghingiin ko sa iyo ang annulment. Hindi ko hiningin iwan mo kami ng permanente. I was hoping we could see each other again. Please, don't do this to me. Mahal na mahal kita. I'm sorry pinagdudahan ko ang hangarin mo. Lalo na ang pag-ibig mo. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa paliwanag mo. I didn't even hurt you. I don't want you to die, please, Kurt. Come back. I need you. Pakiusap niya rito habang patuloy sa pag-agos ang luha sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito. Pinagsalikot niya ang kanilang mga daliri. The spaces between my fingers will be empty without you, honey. I love you, Kurt. I promise I'll stay by your side for as long as you want me. Just don't leave me. You said you love me. If you do, please, stay with me. Nangako ka sa amin ng mga anak mo. Sabi mo, hindi mo kami iiwan. You told us you would stay with us for as long as we need you. We need you, Kurt. I need you. Naramdaman niya ang kumalaw ang mga daliri nito. Napatingin siya sa mukha nito. Dahan-dahan nagmulat ito ng mga mata. Marla, lalo siyang napaiyak dahil sa sobrang tuwa. Wait, I called the doctor. Pahayag niya. Akmang tatayo siya para tumawag ng doktor pero pinigilan siya nito. No, please, stay with me. Pakiusap nito sa mahinang tinig. Hindi na nga tinuloy ang pagtawag sa doktor. I love you. I know. And I want you to know that I love you too. Kaya magpagaling ka. Mag-uusap tayo kapag magaling ka na. Gumuhit ang pag-aalinlangan sa mukha. Ngimitian niya ito. Matulog ka na. Mabantayan kita. Hindi kita iiwan. Tumayo siya at hinalikan ito sa mga labi.